Good morning and good evening sa lahat ng mga estudyante ko, okay? Ngayon, ang gagawin nyo ay sasagot kayo sa ating sample quiz o non-periodic table of elements, okay? Bago nyo masagot to class, dapat napanood nyo yung video last Monday, okay? Okay, let's move to our general instructions. Okay, first, please go to your Google Classroom. Lagi-lagi yung tandaan. Pumunta kayo sa Google Classroom nyo kasi nandoon yung Google Documents. Sir, paano po gagawin? You need to copy the questions and write all your answers. Sir, saan nyo isusulat? Sir, saan pa kami susulat? Sa Google Documents na pinrepare ko. Okay? Next is, idodraw nyo o drawing nyo yung table na makikita nyo mamaya. Next, kailangan nyo siyang ipasa on time at avoid laziness class. Tandaan nyo na, pass it on time and avoid laziness. Next. Okay, so nakikita nyo dito sa taas class, ito yung example. Okay? Ang isusulat nyo is yung symbol at yung pangalan ng elements. Tandaan nyo ha, yung symbol at pangalan ng elements. Sa bawat square class, may mga numbers yan. Okay? Ito yung number 1, hanapin nyo ang number 2, hanapin nyo ang number 3. Sir, paano po ito gawin? Sa mga gumagamit ng cellphone, pwede nyo itong i-drawing. Okay? Tapos, kailangan kung anong number ang nakalagay dito, yun dapat ang nakalagay sa inyong drawing. Sa mga may laptop naman, pwede nyo ring i-drawing, pwede nyo ring hindi. O diretso nyo nang ilagay yung number 1, number 2, number 3. Pero if you can draw, mas maganda. Okay? Pero yung gagamit ng cellphone, kailangan nyo i-drawing kasi para makita nyo. Idodrawing nyo sa papel, tapos pipicturean nyo. Siguraduhin nyo lang malinaw ang pagkuha ng picture. Tandaan nyo na, ito yung number 1. Anong elements meron sa number 1? Ano yung pangalan ng elements? Ano din yung elements meron sa number 19? Ano din yung elements meron sa 20? Kailan class, ganito ang pagkagawa. May symbol at meron din pangalan. Naintindihan? Okay, very good. Next. Pagkatapos nyo mag-drawing class ng element, ng periodic table, may unang tanong. Name those metalloids found in the periodic table of elements. Okay, name those metalloids found in the periodic table of elements. Number 2, what are those elements that belongs to noble gases? What are those elements that belongs to noble gases? Number 3, name those elements that are harmful or toxic elements in human. Name those elements that are harmful or toxic elements in human. Okay. Next. Number 4. Name the most common elements that can be found on Earth. Name those elements that can be found on Earth. And number 5. Last is, what is the most abundant gaseous element in the atmosphere? What is the most abundant gaseous elements in the atmosphere? Okay, that's it class. Hanggang 5 lang. At pag natapos nyo na itong sagutan, ay nakakakuha kayo ng response sa akin. Thank you and God bless.